Hey guys, JB2in E4s back for another YouTube video. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa iyo kung bakit hindi sinasuggest ni YouTube ang mga videos mo. At bago ang lahat, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe, click ang bell button para updated ka sa next video. Marahil nagtataka ka kung bakit hindi sinasuggest ni YouTube ang mga videos mo, kahit maganda naman mga ginagawa mong content. Bago kasi suggest ni YouTube ang isang video ay kinakailangan pumasa muna ito sa kanyang tatlong requirements. Ano-ano nga ba ang mga requirements ni YouTube para suggest niya ang ating mga videos? Una, mataas ang click-through rate o CTR score. Pangalawa, mataas na audience retention. Pangatlo, video engagement. Kailangan pumasa ng ating mga videos sa tatlong hinihingi na requirements ni YouTube bago niya isuggest ito. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ina-apply ni YouTube ang kanyang tatlong requirements sa mga videos mo. Halimbawa, may 1,000 subscribers ka at nag-upload ka ng bagong video. Ang unang gagawin ni YouTube ay papadala niya ito kaagad sa 1,000 subscribers mo. Then after that, ang pinakaunang evaluation na gagawin ni YouTube ay ang tinatawag natin na click-through rate. Sa pamamagitan ng click-through rate, malalaman ni YouTube kung gaano kadami ang nanonood sa video mo after ito ma-upload sa iyong channel. Base sa aking experience guys, mas may chance na i-suggest ni YouTube ang ating video kung makakuha tayo ng at least 40% viewers from our total numbers of subscribers. At kinakailangan lang ay sabayan ito ng mataas na audience retention. Sa madaling sabi, kung may 1,000 subscribers ka, dapat may 400 views ka na makakuha mula sa iyong subscribers na may kasamang mataas na audience retention. Ang susunod naman na evaluate ni YouTube ay ang tinatawag na audience retention. Malalaman ni YouTube yun ang content mo ay worth watching ba o hindi, base na rin sa kung gaanong ito katagal pinanood ng mga viewers mo. Ayon pa sa isang YouTube expert, para makakuha ng magandang marka sa audience retention, dapat 40% ng length ng video ang makonsume ng iyong viewers. Halimbawa, kung ang video mo ay may haba na 3 minutes, dapat 1 minute ang pinapanood ng viewers para makakuha ng magandang marka sa audience retention. Laging tandaan na kahit mataas ang click-through rate mo, kung mababa naman ang audience retention mo ay maliit pa rin ang chance na isuggest ni YouTube ang video mo. Ang panghuling evaluation na ginagawa ni YouTube ay ang tinatawag na video engagement. Through video engagement, nalalaman ni YouTube kung inactive ang isang content o hindi sa pamagitan ng likes, dislike at mga comments. Alam nyo ba, pag maraming likes ang video mo ay mas magugustuhan ito ng algorithm ni YouTube. Pero keep in mind na ang video engagement ay posibleng maging invalid kung ang viewers ay nag-react sa pamamagitan ng pag-likes at pag-dislike before 30 seconds ng video mo. Ito ay nauuwi na spam or invalid clicks. Ang lahat na ito ay critical na inoobserbahan ni YouTube in the first 3 hours after na ma-upload ang video mo. Tandaan na kung sa mga subscriber mo pa lang bagsak na yung CTR audience retention mo, wala nang rason ni YouTube para i-suggest ang mga videos mo sa iba. Madalas itong nangyayari sa mga small YouTubers na galing sa sub-to-sub ang subscribers. Always remember na ang legit na views comes from legit subscribers. Gusto ko lang i-remind kayo na importante talaga magkaroon ng legit na subscribers. Dahil dito, nakasalalay ang desisyon ni YouTube kung i-suggest ba niya ang content mo o hindi. Dagdag ko lang guys, mas mabilis i-suggest ni YouTube ang isang content kung fully optimized ang metadata nito. And speaking of fully optimized metadata, ipapaliwanag ko yan sa susunod ko na video. Kaya huwag kakalimutan na mag-subscribe at turn on ang bell para updated ka sa aking next upload. Sana po ay may natutunan kayo sa video nating ito. Sana all.